Yung lahat, ngayong araw na to ay magsisitid ako sa kabilang yati namin. Siyempre, pagkabit ako ng isang singhan noon. Yung singhan yun kasi importante po sa aming yati noon para yung lahat ng ground ng metal ng yati pupunta doon sa singhan para yung singhan naman ay doon magpupunta yung mga siyempre yung grounding niya. Kasi pag walang singanoy dahil siyempre yung mga metal ay unti-unting natutunaw kaya napubulok yung baga sa prutas na pupunaw yun. Ngayon lang ito na ay nagkabit na ko na aking diving gear with diving tank. Siyempre ako ay mag-prepare na para bumaba sa ilalim para check muna tapos ahon ulit tapos ikabit ko na yung singahin. Siyempre maghintay lang ng minuto naman para angat ulit. Siyempre shoutout po sa iyan lahat yan ng mga followers ko at sa mga supporters sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-support at sa pag-like at pag-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, please, kasi hindi kumabot. Pabihira to. Ano ba to? Ang layo naman sa likuran, hindi kumabot pa. Hindi kumabot, parang bituin lang, di ba? Parang sumustumusong ko yung timpo rin kumabot. Ano nga yung sa wakas na abutin kita? Grabe, ang hirap ko nito ah. Hirap abutin. Nainip na ba kayo sa pagbaba ko? Sandali lang. Maghintay tayo ng ilang minuto lang. Kayo naman, umiinipin agad kayo. Excited kayo na makita akong bumaba. Grabe naman kayo. Ito nga pala, natuto ko mag-dive ngayon nandito na ako sa Singapore. Tapos, tinry ko yung list ko para natuto mag-dive. Tapos, paano gumamit ng oxygen tank. Yun. Kasi pag hindi ka na-equalize, kasi masakit sa tinga. At saka masakit sa mata ba? Parang ganun. Nakikita nyo, parang bumaba lang ako at saka umahon. Siyempre, in-edit ko na yun. Sinortcut na kayo na naman. Hindi kayo mabiro. Grabe kayo. Tapos, ayun na. Pwede ko na ikabit yung sink anoid. Chinek ko na sa ilalim. Nung nga pala, ito yung sink anoid. Ikabit ko mamaya. Ayun, tatlong piraso. Pero pagtapos ng kabit ko ng sink anoid, siyempre, nagbihis muna ako. Wala ka na, mabasa ako. Tapos, magtrabaho ulit, di ba? Saka yun na nag-prepare na ako ng wire tapos isang wire connector tapos ayun, ginamitan ko na ng clamp para mahigpit na mahigpit yung kapit ng wire dun sa loob ng connector. Ayun, higpit na higpit na parang yakap ng iyong ina na pagmamahal sa iyo na isang anak. Ganun. Ayun na, tinanggal ko na yung nut. Ilinawa ko na yung kamay ko para mabilis. Ayun. Inikot-ikot na parang mundo. Parang sigad lang na umiikot ka sa kanya. Tapos pag wala sigad, parang yung mundo mo titigil. Parang walang direction yung buhay mo. Parang walang pupuntahan. Tapos hindi mo alam kung saan ka ang tungo pag walang wala kang pag-asa sa kanya na parang hindi mo siya nakilala na yung Diyos natin ay siya nagmamahal sa'yo at nag-aalaga sa'yo at nagbubuhay sa'yo nitong mundo na to na para sa'yo. Dapat kilalanin mo na siya tapos mamahalin tapos yakapin mo kung ano ang nararapat para sa kanyang kwalitiyan. Hindi mo yung tayo perfect. Marami pa rin tayong mga kasalanan pero andyan siya palagi para sa atin. He is a provider for us. Thank you so much sa pag-unod ng video nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much.